The temple of God in the Old Testament and New Testament has... Kapatid, sa banal na kasulatan, sa Exodus chapter 3 verse 5, naging banal yung holy ground dahil sa presensya ng Diyos. Sangayon ka ba niyan? Yes, sangay po ako doon. Doon po sa nabasa niyong talata. At yan, dahil po sa presensya ng Diyos. Tama. Basahin ko muna. Sunod na tanong, sabi ng Diyos dito sa Exodus chapter 3 verse 5, God said, "Come no nearer. Remove the sandals from your feet, for the place where you stand is holy ground. I am the Lord of your father." He continued, "The God of Abraham. You stand in the holy ground because of the presence of God." Dahil sa presensya ng Diyos, itong lupa nito naging holy ground. Dahil sang-ayon ka nito, sa 1 Samuel chapter 4 verse 4, ang presensya ng Diyos ay nasa kirubin. Sang-ayon ka ba din na naging banal ang kirubin dahil sa presensya ng Diyos? Hindi po ako sang-ayon doon. Dahil ang presensya po ng Diyos ay nasa gitna. Hindi po nasa loob ng kirubin. Nasa gitna po yon. Kaya ang banal doon, yung presensya ng Diyos mismo, dahil kung wala ang presensya ng Diyos, na inamin nyo kanina, hindi po magiging banal yon. Yung mga kirubin na yon ay walang... Next question. Sa Exodus chapter 3 verse 5, naging banal dahil sa presensya ng Diyos. Totoo, hindi? Again, hindi po, dahil ang buong banal doon, yaon pong arka. Ano? Yung arka ang kabinan po, yung pinakabanal doon, dahil nandoon yung presensya ng Diyos na nasa gitna ng kirubin. Hindi po yung kirubin yung naging banal. Next question. So, next question. Sinang-ayunan mo kanina sa Exodus chapter 3 verse 5, naging banal yung holy ground dahil sa presensya ng Diyos. Tama ba ako? Yes or no? Yes, inamin ko po yun dahil yun nga ang nakasulat. Dahil nandoon yung kung saan nandoon yung presensya ng Diyos. Kaya hindi po natin, huwag nating putulin yung kerubin doon po sa buong arka. Dahil yung arka ng covenant ay buo yun. Kasama yung kerubin doon, pero yung banal doon ang buo dahil next sa question. Presensya ng Diyos na nasa gitna. May mababasa ka ba na ang mga kerubin ay hindi sagrado na larawan? Meron o hindi? Wala po. Dahil wala din po tayong mababasang sagrado po silang larawan. Dahil kami po'y nag-abide kung ano po yung mababasa sa Biblia. Kaya yun po yung aming pinaniniwalaan. Next question. Sunod na tanong. Basahin ko muna sa Salmo 74:9. Ito ang nakasulat. Basahin ko muna. Dito ko mag... "Your enemies have shouted in triumph in your temple." Yeah, itong highlight natin. "All of the sacred symbols are gone." Tama ba ito? Yes or no? Sacred symbols. Objection, Mr. Moderator. Anong objection? Mamaya siguro gusto nating sagutin yan. Napakadaling sagutin. Pero abide na lang tayo sa rules na yun pong inilatag ko muna yung itatanong po ni Sir Darwin. Para at least okay. Masanay tayo sa pag-abide ng rules. Okay. So, Father Darwin, meron kang counter objection? Sige. Sunod na tanong. Dahil nasa okay. Yan eh. No? Sunod na tanong. Meron ba mababasa sa New Testament na ipinagbabawal ang paggawa sa imahe ng mga anghel? No? Wala po tayong mababasa ang ipinagbabawal. Mas lalong wala po tayong mababasa ang pinapagawa tayo. Kasi ang sabi ni Jesus Christ, "Teach them to observe all things whatsoever I have commanded you." Hindi po bawal na gumawa, kaya maggagawa, pwede tayong gagawa. Pero wala din pong utos na gagawa tayo. Kaya pwedeng gawin mo, pwedeng hindi. Next question. Sang-ayon ka sa Hebrew chapter 9 verse 5 na ang mga larawan ng anghel ay presensya ng Diyos. Nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos sa ibabaw ng kahuan ng mga kirubin, nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos. Sang-ayon ka ba nito? Yes or no? Sang-ayon po ako sa Old Testament dahil nga nagsasalita pa nga yan sa numero 7:89. Yung presensya ng Diyos. Literal kasi nandoon eh, nasa gitna. Kaya sang-ayon ako sa Old. Pero sa New Testament, dahil ang Hebrews 9,
nagpapahiwatig doon sa Old Testament na inamin niyo po kanina. Next question. Salamat. Salamat. Ito bang Hebrew ay Old Testament or New Testament? Aparte po ng New Testament, pero yung context niya na inamin niyo po kanina ay nagpapahiwatig or nagpapahayag kung ano po yung nasa Old Testament. Actually, mababasa dyan eh. Ang kung ano ang nasa Old Covenant or Old Testament. Kahit nasulat sa New, pero yung mga information na binanggit niya ay sa Old Testament pa. Next question. Question. So para sa iyo, yung mga kahit ang presensya ng Diyos ay nasa ipapahiwatig sa presensya ng Diyos ang mga kerubin, para sa iyo, hindi pa rin ito banal? Hindi nga yun banal yung kerubin per se. Kasi ang banal po, yung buong arka. At saka, yung presensya ng Diyos, yun yung banal, nagpapakabanal doon. At hindi po yung kerubin. Next question. Next question po, Father. Kasi dito sa Hebrew chapter 9 verse 5, sino ba ang nagpahiwatig dito, ang kahon o ang kerubin? Ang presensya ng Diyos, base sa talata. Ay, yung ibabaw ng kahon po, ang sabi dyan, no? Sa ibabaw ng kahon ay may mga kerubin na nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos. Yung nasa ibabaw, kasi nasa gitna po siya ng kerubin eh. Nasa gitna, wala po sa loob ng kerubin, nasa gitna, Exodo 25:22. Sino ba ang pinakamalapit sa nagpahiwatig, ang kahon o ang kerubin? Yes or no? Sino ang pinakamalapit, ang kahon o ang kerubin? Okay, ang nagpapahiwatig po is ang buong, ang kahon. Kasama kasi ang kerubin sa kahon. Objection, Mr. Moderator, ang tanong ko, sino ba ang pinakamalapit sa nagpahiwatig, ang kerubin o ang kahon? Base sa talata. Sa talata. Okay. Sino ang pinakamalapit sa nagpapahiwatig, ang kerubin o ang kahon? Ayun po wait sa lang, talata. Moderator's time, moderator's time. So, tinawag kasi yung moderator. So, okay. Narinig ko yung kay Father Darwin. So, Rayan, sasagutin mo ba? May counter ka? Yeah, sasagutin ko kasi na nadugtungan na niya na sa talata pala yung ibig sabihin. Okay. Sagutin natin. Okay. Okay. So, you still have 3 minutes and 38 seconds. Go ahead. Okay. Ang sa talata, pagka nakasulat sa sentence, yung kerubin dyan, pero buo yan eh. Ang sentence kasi nagsisimula sa ibabaw ng kahon. Andun po yung buong sentence doon. Pero actually, objection? Ano ba ang pinakamalapit sa nagpapahiwati, ang kerubin o ang kahon? Kaya nga, ang sagot ko nasagot ko siguro, Mr. Moderator. Ano ba ang pinakamalapit sa term nagpapahiwatig sa presensya ng Diyos? Kerubin o ang kahon? Moderator's time. So, Bro Rayan, gusto bang mag-counter objection o gusto mo sagutin yung tanong? Yeah, sinagot ko yan na sinagot ko na yan eh. Magka-counter ka ba? O Hindi po. Sinagot ko kasi yan. At sasagutin natin ulit. Okay. Baka hindi ba Okay, sige. Kung sasagutin mo, pakisagot bro para patakboy natin ang oras. We still have 3 minutes and 16 seconds. Go ahead. Okay, ayun po sa talata nga na ginamit mo dyan ay yung pinakamalapit sa sentence yung kerubin. Pero unang-una, ang buong sentence po ay patungkol po sa Ark of the Covenant. At hindi ko po tinatanggap yung sali na yan dahil sa King James Version na tinatanggap ko, wala po doon yung yung nakasulat na yan. Ibang sali po yan kasi. Next question. Sunod na tanong, kapatid. Ating mabasahin ang King James Version, bro. Sa Hebrew chapter 9, verse 5. I-post mo na, bro, Nas. Di mo nang, ito ako mag-ano. Susundan natin yung version mo. And over it, the cherubims of glory shadowing the mercy seat of which we cannot now speak particularly. So the glory shadowing the mercy seat refers to God. So ang tanong ko dito, sino bang tinutukoy? Sino ba ang subject dito sa King James Version mo? Ah, of course, yung the cherubims of glory. Very good. The cherubims of glory
shadowing the mercy seat. Hindi po nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos. Walang ganun. Next Ano ba step. ano bang naunawan mo sa glory shadowing? The mercy seat. Sino ba Ano? itong glory? Sino ba itong glory shadowing the mercy seat? Okay. The cherubims of glory po, yun pong pinaka sentence doon. Cherubims of glory shadowing the mercy seat. Kasi yun po yung nagsashadow sa mercy seat. Wala pong sinabi na yan po yung nagpapahiwatig ng presensya ng ibang salin po na malayo po sa talata na ito. Ito po yung King Next James. Question. Ito po yung gusto mo na version, di ba? Sinusundan kita. So, sangayon ka ba nito? The cherubims of glory shadowing the mercy seat. Yes, sangayon po ako. Kahit basahin natin lahat yan, wala pong sinabi dyan na sacred cherubims. Wala po. Next question. So, the cherubs, base dito, the glory shadowing the mercy seat. So, meron palang glory ang cherubims? Yes or no? Meron pong cherubims of glory ang nakasulat. Wala pong sinabing the cherubims has glory. Ang sabi kasi, the cherubims of glory. Yes. Oh, possessive. It refers to the cherubim. Cherubims of glory po. Hindi po, cherubims has glory. Yung of, possessive yun. It refers to the cherubims. Yes or no? Alam mo ba yung of? It possessive case po yan. Of course, yes. Tama po yun na cherubims of glory kasi yung sinabi. Yes. Hindi po sinabi the glory of cherubims. Cherubims of glory, ano isang sentence po brother? Yun. Brother Rian, alam mo yung possessive case? Yes or time, no? Time, yes. Time, time, time. Time na po. So, dyan po natatapos ang ating question and answer. So, may